Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga po guys, dito po ako ngayon sa office namin. So magawa po ako ng report o magprepare po ako ng reports para isasubmit ko po sa kliyente po namin po guys, no? So ayan, magawa po ako ng man hours, safety inspection report, saka yung mga safety committee reports, no? So ito yung mga at saka yung mga supply po sa mga workers, yung mga PPE. Okay guys, so bago po ang lahat, don't forget to like and share to my YouTube channel, Lich Biniga po. So ano po kayo guys ha, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support nyo guys. Kape po guys ha. Ang magawa po ako ng reports guys, so may saging snacks po guys. Ayan. Ano ito? Snacks. Ilan na mag-prepare po ako ng ano guys? Yung mga topic po sa workers orientation po ng mga bagong empleyado. Kailangan bago po sila magsimula sa trabaho, so kailangan mag-undergo po sila ng safety orientation po bago po sila magsimula sa trabaho nila. Tapos i-discuss ko po yung guys yung mga unsafe behavior at saka yung unsafe condition, yung unhealthy condition o unhealthy acts. Yan. So kailangan talaga guys, no, lalong-lalo na sa mga lahat ng safety officer. So kailangan yung lahat po ng workers mag-undergo po tayo ng safety orientation, no, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Okay, yan, kailangan po talaga ng orientation. Pero yung mga refresher saka yung matagal na po sa trabaho nila, so doon nang i-discuss po yung mga topics during callback meeting. Yan. Okay. Kaya mo i-discuss po yung ano ba yung safety procedure, saka yung mga company policy, saka yung health and safety committee policy, at saka kasali na din yung COVID 19, no, yung mga health safety protocol. Yan, kasali na yun. Okay? So, ganyan talaga ang mga duties and responsibilities po sa lahat po ng mga safety officer sa paggawaan po. Kapit na guys. Again. Lumay! So ganyan po guys, no? So lalo-lalo na po sa lahat ng mga workers, so kailangan po mag-undergo po sila ng safety orientation bago po sila magsimula sa kanilang trabaho. At lalo-lalo na po guys, yung mga palisiya po ng ano, yung sa Department of Labor and Employment. So lahat po ng mga workers sa paggawaan po sa and establishment po, yung mga industrial industry saka yung mga general industry, so kailangan po talaga na mag-undergo po tayo ng 8 hours mandatory orientation, okay, yung accredited by the Department of Labor and Employment. So lahat po ng mga workers niya na, so bawal magtrabaho ang workers kung hindi po sila mag-undergo po ng 8 hours mandatory orientation, lalo na po sa safety orientation phase. So ito yung ginagawa ko guys, to work system, people, environment, equipment, materials. So kailangan alam ng mga tao ano ba yung mga work system sa paggawaan po natin yan. Okay? Saka lalong-lalo na po guys,
dapat po lahat ng workers, no, free po sila sa mga mandatory PPE. Ano ba yung mandatory PPE, guys? Yung personal protective equipment. Next, guys. So guys, yung i-discuss ko sa mga workers po, guys, ito. Ito yung mga work system. Ano ba yung mga work system? So, yan ang... Okay, guys. So, ito yung ginagawa ko, guys, para i-orient ko po. O i-share ko po sa mga lahat po ng workers, no, sa bagong mga empleyado. Okay? Sa mga skilled workers, yan, steelman, mason, carpenter, ganun. Helper. So, yan. So, kailangan mag-undergo po sila ng 8 hours mandatory. So, yung i-discuss ko ito, guys. Yung ano ba yung mga work system, saka yung ano ba yung peoples, no, environment, materials, and equipment. So, yan. I-share ko sa kanila, no. For example, ano ba yung work system? So, yun. Work system yun. An example. Ang work system po, guys, yung mga permit, tas analysis, no, mga all legal documents, yan. Yun ang mga system. Okay? Yung mga people, yung mga behavior ng tao, train ba, untrained, no, skilled workers ba o hindi. Yan. Saka yung mga equipment, ano ba yung mga equipment sa area, no? Like for example, mga rotating equipment, grinder, welding machine, mga hand tools, ano, mga special tools, PPE. Yan. Yung mga equipment, no. Yung materials, ano ba yung materials doon sa area? Yung mga obstruction materials, no, steel materials, beam materials, railings, ladder, scaffolding materials, yan. So, i-discuss ko po sa kanila. And environment, yung mga hazard sa environment, yung mga moving equipment, mga poor housekeeping, yan. Nasty area, kasi din yun, guys, no? Yung lalo-lalo na po, guys, yung sa housekeeping po talaga. So, ito yung i-discuss ko po sa workers po, guys, ha. So, kasali din to, guys, sa no, sa discussion ko sa mga workers, no. Ano ba yung indirect cost at saka yung direct cost. So, mga example ng direct cost, guys, yung mga makikita po natin, no. Yung makikita po natin yung mga medical expenses, litigation expenses, ganun. So, kailangan maintindihan po ng workers po, guys, no. So, mahirap kung hindi maintindihan ng workers. Simula po sila sa trabaho, then hindi nila maintindihan ano ba yung gagawin bilang isang workers, ano ba yung mga company policy, ano ba yung mga health and safety procedure, ano ba yung mga safety procedures, ganun. Kailangan malalaman po ng workers po, guys. Okay? So, lalo na po sa lahat ng mga safety officer, no, I would like to encourage you na dapat po i-handle po natin ng mabuti kung maayos ang mga workers, kasi ganun talaga, no? Pag safety officer, kailangan po i-handle po natin ng maayos ang workers at saka yung mga company, no? Kasi pag walang workers, hindi po maging successful yung project natin, no? Yung mga trabaho natin, no? Yung mga company. Then, pag walang company, hindi po tayo din mag-success yung mga workers. Ganun lang po, guys. So, kailangan tutulungan po natin ang lahat po ng mga safety committee, company, workers, lahat. So, ganun talaga ang duties and responsibilities bilang isang city officers po sa paggawaan po natin. Okay? So, ganun. So, kasali na din yun, guys, yung gumagawa po tayo ng ano, man-hours report, no? Monthly man-hours report. Kailangan talaga magagawa po tayo. Then, i-submit to Department of Labor and Employment. Yan. Saka yung mga daily inspection po, guys. So,
kailangan po din natin sa mga safety officer. Yan. Okay? So, ganun lang talaga po, guys. Yan yung mga workers namin dito, guys. Abot ng 40 personnel to 50 personnel. So, meron po kaming first aider, saka doctor, at saka nurse. Yung nurse, nandito po yun. Dito po yun sa, ano, sa TNP namin. Yung doctor, sa company namin. Okay? Yan. Yung mga health and safety committee members po, guys. No? So, importante po yan. Lalo na po ngayon, guys, yung duty namin is from 7 to 7, no? Yan, kailangan na 12 hours kasi inahabol po namin ang project po, guys, sa pagawaan po. So, until May 31 yung project phase 2, no? Saka meron din additional po, guys, so sa kabila. So, yan, ibang kontrata namin yan po, guys. So, ganun talaga, no? Kailangan natapos po yung project na without accident, saka without cause of delay, ganun. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood dyan. Maraming salamat po sa lahat po nag-like, nag-subscribe, nag-share sa vlog ko, at sa lahat po ng team, especially Team Kagilukers, and the most especially Kagilukers founder Kai and Doug. So, maraming salamat po, guys. God bless us all.